Okay, so may nag-comment dun sa previous video natin tungkol dun sa glutathione. Doc, pa-review naman yung Necothion by Kat Melendez. Check natin, tingnan natin yung product nila. Of course, L-glutathione. Collagen, okay. Oh, may ano siya, cysteine. So, bakit ako na pa? Na-impress lang ako kasi alam ko ang mga available na supplement na gluta online. Hindi lahat merong cysteine, hindi lahat hinahaluan nila ng cysteine sa formulation nila. So, Doc, ano ba yung cysteine? Very important kasi ito sa synthesis ng gluta sa katawan natin. Kung naalala nyo dun sa nauna kong video, may kakayahan yung cells natin to produce its own glutathione. And para makapag-produce ng glutathione na final na chemical, kailangan ng cysteine na component. So kung walang cysteine, walang silbi yung glutathione. Merong study yung PubMed. Lalagay ko yung link sa baba. Effects of oral supplementation of L-cysteine associated with reduced L-glutathione. So ang sabi sa conclusion ng study, daily oral administration of L-glutathione and cysteine during 12 weeks was safe treatment to effectively lighten the skin and reduce the dark spots sa mga Asian women or Asian pa talaga yung subjects nila. So sabi sa study na to, very effective nga yung combination ng L-glutathione and cysteine. So I am impressed with Necothion. Another thing, kung yung goal nyo talaga is magkaroon ng healthy and young looking skin, maganda rin kasi meron siyang collagen. So collagen, ang main function niyan sa katawan is to establish integrity sa skin natin, sa ligaments, sa mga connective tissues yan. Collagen supplementation improves skin hydration, elasticity, and density. And sabi nga sa conclusion ng study, since the collagen peptides and the skin nutrients were taken orally, the effects reached the deeper layers of the skin and sustainably improved skin physiology and appearance. Yan. So, sa madaling salita, kapag nagtitake daw tayo ng collagen supplementation, maganda ang effect sa skin, lalo na sa appearance ng balat natin. Pero of course, yung mga subjects or yung mga participants dito sa study na to, these are all healthy people. So wala silang mga sakit, wala silang high blood, diabetes, wala silang mga maintenance na gamot. Of course, kung meron po kayong plano na mag-take ng gluta supplementation, lalo na kung meron kayong mga high blood, diabetes, sa mga buntis, and sa mga nagpapasuso, of course, mahalaga na ipacheck muna sa mga doctors ninyo kung approve sa kanila. And pinaka-importante, dapat FDA approved. Approved. Kung hindi FDA approved, huwag nyo bibilin kasi delikado yan. Kung meron pa kayong questions tungkol sa gluta, comment down below. Sasagutin ko sa next video.